Mula sa pagiging macho dancer hanggang sa naging indie actor, makulay at masalimuot ang buhay para kay Dion Legazpi. Alamin ang mga nakakaintrigang karanasan ng mga star dancer katulad ni Dion. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwapo. WTFU! Yan. Oh, iba din. Parang gusto mo alisin ko na rin yung brief mo. Kung gustong makita yung kilikili mo, paano mo ipapakita sa camera the sexiest way? 3, 2, 1, action! Interness. Tinuruan niya pa ako ng mga diskarte. Pati pagsasayaw, pati yung siya po na nagturo sistema, sa akin. Ganyan. Kung paano mag-macho dancer na gutuman. So, in short, talagang all the way ang iyong naging pagiging macho dancer. Opo, all the way. Ano yung mga hindi mo makakalimutan? O isa sa mga hindi mo makakalimutan na in-offer sa'yo? Babayaran po ako ng almost 20 million para magsama kami. Tapos, bading po siya. Tapos, magpapakasal million, po kami. Marami ka mga pelikula na sexy, di ba? Opo, hubutubad po. Pero, ilan lang po, may dalawa po akong parang gay scene. Okay. So, may mga gay scenes ka na, tapos meron ka rin syempre sa babae. Ganyan. Ayun, marami po sa babae. Marami sa babae? Naku, itigil mo na yan, hindi yan nakakatulong. Yung iba po, naglalagay pang maliit talaga. Ano nilalagay? Upo? Upo! Bago ang lahat, shout out po muna kay Sir Angelo na pinakabago nating 1-year premium subscriber ng Channel Foo. Maraming salamat naman po sa inyo at i-enjoy nyo ito mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Walong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang nakakayanig sa sarap, Hubadero Academy, ang sexy actor reality search ng WTFU. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bading. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button. Pwede ring pumunta sa channelfoo.com. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Foo at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Dion Ignacio. Charot! Kailan mo ba si Dion Ignacio? Opo, opo. Eh si Dion Warwick. Charot! Warwick. Hindi ba? Singer yon? Oo, iconic na yon. But anyway, si Dion Legazpi po ang makakasama natin ngayon. Hello naman sa'yo, Dion. Hello. Tama ba sinabi ko? Legazpi ba? Opo, Legazpi. Kaano mo si Zorin? Wala po, idol ko lang yun. okay. Pero, ito kasi si Dion Legazpi ay nag-indie-indie actor. Pero hindi Dion ang gamit mo noon. Opo, Raven Legazpi po dati. Raven Legazpi? Opo, kasi... Naku, ayaw ni Raven Villanueva. bakit naging Dion na ngayon? Inamit ko lang po yung tunay kong pangalan, Dion. Parang okay naman po, maganda. Kasi so yun ang... ginagamit ko po
yung sa work, di yun din. Mm-hmm. So, yun na po. Pagpasyahin kong di yun na gamitin talaga. Okay. So, mag-backtrack lang tayo. Medyo flashback. Okay. Opo. Bago ka naging indie actor, ang trabaho mo talaga ay isa kang macho dancer. Tama? Opo. Okay. Anong edad ka nag-start maging macho dancer? 16 po. 16 years old. Paano ka naman napunta sa pagiging macho dancer? Ano po? Stokwa po ako, tapos naglalakad-lakad ako na makahanap ng trabaho. May nakita po akong bar, unang-una sa Recto pa. Okay. Tapos nakita ako nakalagay, wanted waiter, 500 pesos yung salary. Mm. So akala ko naman po, waiter talaga. Mm. Hindi ko ina-expect na may sumasayaw, naguhubad. Macho dancer pala po tawag. Okay, so sumaba ka na, dead man na kahit hindi waiter ang kasi binigay sa'yo. Kasi po iniisip ko, kailangan ko kumita, may matirhan ako, makabili ng makakain ko. Kasi di ako mabuting ehemplong anak eh. Stokwa ako eh. Kaya po naisip ko, sige, tatrabaho na ako ng ganito. Hanggat sa may nagturo po sa akin, parang naawa sa akin na macho dancer na talagang sa larangan po na yun, matagal na siya, tinuruan niya po ako ng mga diskarte. Pati pagsasayaw, pati yung siya po na nagturo sistema, sa akin ganyan. Kung paano mag-macho dancer na hubot-hubad. So, in short, talagang all the way ang iyong naging pagiging macho dancer? Opo, all the way. Gano'ng katagal ka naging macho dancer? Almost 20 years na po. Ah, talaga? Pero ngayon, hindi ka na nag-macho dancer? Patigil-tigil naman po yun. Patigil-tigil? So, ibig sabihin, paminsan-minsan, pwede kang bumalik? Opo. Ah, talaga? Pwede pa rin naman po daw akong bumalik kasi... pwede pa naman. Ilang taon ka na ba? 41 po. Ah, hindi halata, in fairness, papasaka pang 21 anyos. Thank you po, maraming salamat. Okay, sa pagiging macho dancer, syempre kasama dyan may mga, labas-labas, pinapayagan ba kayo? Labas-labas with the customer, with the clients? Hindi naman po sa pagiging antipati ko, pero nagsabi lang din po ako ng totoo kasi yung nagturo po sa akin, number one na sinasabi niya sa akin, huwag na huwag kang basta-basta sasama. Kahit ganong pakalaking alaga ang bigay sa'yo. Irespeto mo yung sarili mo kung ayaw mo na malaspag ka ng maaga. Kaya hindi po ako sumasama talaga. Unang-una, takot po ako eh. Siyempre, nung bata-bata pa po ako, takot na takot ako. Kasi, baka, alam niyo yun, matira ka sa puwit. Di po ba? Mga ganun. Pati sabihin mo wag! O siya na lang kamo! yun po, nilagay ko sa utak ko yun. Tsaka lagi ko pong kasama yung kuya-kuya ko dun sa loob ng bar. Para makaiwas po. So, hindi ka sumasama, hindi ka lumalabas. Hindi pero po. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na nagkaroon ka ng karelasyong bading? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng parang sponsor, ganyan, o nag-alaga marami sa'yo? Marami po. Na napakabuti po naman talaga nila, hindi nila ako binabastos, binibigay nila yung mga pangangailangan ko. Marami po, kasi wala po akong masabi sa kanila. Thankful ako kasi naging part sila ng buhay. Meron ka ba yung talagang tumagal na relasyon sa bading? Yung relationship po namin wala naman po kami ginagawa, pero yung relationship po namin, magkikita kami, kakain sa labas, pupuntahan niya ako sa bar. Kasi yung lagi niya sinasabi, masasaktan siya pag nakikita niya ako naka-table sa iba. Yun po, ganun po ang takbo ng relationship namin. Kasi po, may asawa siya. Gano'ng katagal yan? Na naging ganyan ang set up? 4 years po. 4 years. 4 years? Opo. Okay. So, ibig sabihin, from pagiging macho dancer, paano ka naman napunta sa pagiging indie actor? May nakaupo po ako, sabi niya, alam mo, may dating ka, hawig mo si ganto,
Danilo Barrios, Marvin Agustin pa nga, sabi niya. Tapos sabi niya, pwede ka mag-extra Viva Films to, kay Kuya Germs pa po before. Sabi niya, pwede ka mag-ano, extra-extra dyan. Sabi ko, magkano naman bayad? Depende yan kung magustuhan nila yung ano mo, acting. Eh ako po kasi, kahit wala akong pinag-aralan, aminado ako doon. Hili ko na po yung parang umaarte-arte. So, yun tsaka po. Tsaka nag-workshop-workshop ka naman, syempre, bago sumala. Hindi po. Ah, hindi. Talagang raw. On the spot po ako na sinalang na lang po. Oh, sige, ma-acting ka. Basahin mo yung script. Pag nababasa ko po yung script, parang sinasummarize ko na lang po yun. Tapos kung ano yung sasabihin niya, nag-a-adlib na lang po ako. Pero marami ka mga pelikula na sexy, di ba? Opo. Hubutubad po. Pero ilan lang po. May dalawa po akong parang gay scene. Okay. So may mga gay scenes ka na, tapos meron ka rin syempre sa babae. Ganyan. Ayun, marami po sa babae. Marami sa babae? Naku, itigil mo na yan. Hindi yan nakakatulong. Since meron, po yan. Meron ka ba na mga eksena mo sa babae na pagkatapos ng shooting, pagkatapos sa eksena, itinuloy sa labas? Ay, hindi po. Ako po kasi iniisip ko, time na yun, gusto ko mag-artista, professional ako. Kung ano lang yung gagawin namin, yun lang po. Hindi ka ba naapektuhan? Siyempre, ano, hindi talagang po. Maselan yung ano, eksena. Hindi po tayo ganun karupok pag hindi natin mahal yung tao. Ay, nako, sana mahalin ako nito. Eh, sa mga ano, sa mga kapwa lalaki, wala ka namang ano, parang eh, lalong wala po. Lalaki. Lalaking lalaki to. Eh, di ba hindi naman uso yung mga plaster, so wala talagang takip? Oh, wala po, wala. Kahit sa babae, wala rin siyang takip? Ano po yung, ano po tawag doon, yung parang sitro lang, gano'n. Ah, pero sa lalaki, syempre wala. Wala po. Oh, in fairness. O, teka lang. Yung iba po, naglalagay pang maliit. Ano nilalagay? Upo? Gano'n, upo! Eh, lalagyan po nila kasi ayaw nila makita, maliit daw eh. Sabi? Oh. Teka lang, isa sa mga nakasama mo noon si Christopher King, diba? Madalas po. Okay, pero nagkaroon din kayo ng eksena together, mga sexy scenes, ganyan? Lagi lang po ang eksena namin, either magkapatid kami, magkabarkada, yun po. Nung bago siya mawala, nagkaroon pa kayo ng pagkakataon na magkausap o magkamustahan? Sa nag-PM po siya, that was 2016. PM po siya sa akin, pre, kamusta? Gawa tayong pelikula. Ano, eh, nasa Olongga po ako that time eh. Kasi, nagre-relax. Sabi niya, baba ka Maynila. May mga director akong kakilala. Kasi ano ko po talaga siya, kumpare ko po talaga siya. Kaya pag may mga taping po, lagi niya akong pinipiin. Minsan po, hindi talaga ako nakakapunta kasi malayo. So, may asawa ka na dahil kumpare mo siya o siya yung ninong ka ng mga... Siya po yung ano, yung pamilya niya po. Ikaw ay may asawa at pamilya na? Wala po. Wala. Anak, wala rin? Anak lang po. Pero wala kang asawa o misis, ganyan? Wala po. Girlfriend? Meron po ang girlfriend. Hiwalayan mo na. Uy, teka lang, meron pa ako na chika. Ano tong ano? Dumating ka rin sa punto ng buhay mo, parang binigyan ka ng pangalawang buhay? Kasi parang noong 2018, maraming beses na po ako binigyan ng maraming buhay ng nasa taas. Wow, isa siguro, kang pusa. Siguro, anak ng pusa. Oh. Siguro ano po, marami pa akong mission. Ano tong nangyari noong 2018? Na nasaksak ka daw ng 13 beses? Opo. Anong pangyayari yan? Ba't ka naman nasaksak? Nagtatrabaho po ako sa isang inuman po. Yung mayroon pong, kumbaga dito po sa Manila is parang KTV, ganun. Okay. Tapos, syempre, ano po eh, parang ang presko ng dating ko. Pero waiter po ako, kumbaga dun sa mga nakaaway ko, parang
hindi po nila gusto yung datingan ko kasi waiter ka. Eh kasi pogi ka. Wait. Hindi naman po. Waiter kasi, ka, nakaporma ka, fit yung... Kaya nga, kaya, na-insecure sa'yo kasi pogi ka. Parang ganun po yung nangyari. Nakurso na dahan ka, ganyan? Opo. Kung hindi po ako lumaban, malamang tapos na ako. Ano pinagsaksak? Bakit may dala silang patalim, gano'n? I speak po ganyan kahaba. Grabe. Wala lang, hindi ka ninakawan, hindi ka, hindi wala po. Lang trip as, lang talaga. As in talagang, pinagtripan po, sinaksak lang po nila. Ilan sila? 8 po. Grabe. O tapos nahuli naman sila? Hindi. Nahuli po sila kasi tumba sila lahat eh. Tinumba mo, gano'n? Lumaban po ako, as in, marunong po akong lumaban kasi. Pero na ano naman sila? Na presinto naman sila? Nakulong po sila. Yung isa sila po nakatakas. Grabe. Yung 7 po nasa kulungan. Saan ka nasaksak? Sa katawan? Tatlo po dito. Isa dito. Tapos sa tagiliran. Tapos 8 po sa likod. Nakakaloka pa naman pag I speak. Hindi yan hindi masyado nagdudugo yan, di ba? Opo. Kaya 50-50 po ako nung nadala po. So, mag-iingat ka na. Malulungkot ako. Malulungkot ako! Lalo na't nakilala kita ngayon. Oo. O, dahil dyan, may mga questions lang ako sagutin mo, ha? Sige po. Makapagpagdamdamin yung kwento mong yan. O, okay. Ano yung mga hindi mo makakalimutan? O, isa sa mga hindi mo makakalimutan na in-offer sa'yo? Babayaran po ako ng almost 20 million para magsama kami. Tapos, bading po siya. Oh. Tapos, magpapakasal po kami. Ah, ano to, foreigner? Hindi po, Pinoy. Parang half, ganun. Pero ano po siya eh, talagang marami siyang business. Dito sa Pilipinas? Opo. Oh. O bakit tumanggi ka sa 20 million? Hindi naman po kasi ako talaga napatol. Trabaho lang po ako, sa bar lang po talaga ako. Iinom, sasayaw. Pakikitaan kita ng magandang sayaw na gusto mo. Doon, all the way down, naked. Lalaking mata mo pag nakita mo ako sumayaw, pero... Naku, gusto ko pa naman lumaki yung mata ko ngayon. Naku, parang gusto ko ngayon. Ngayon na! Maganda o magaling? Maganda po. Kahit hindi masyadong magaling. Opo, kasi parang yung, ano po ba yung English na yun, di po kasi magaling, beauty is in the eye of beholder. The beholder, mga ganyan. Oh. Very beauty queen. Opo, oh. Parang yun. Pero ikaw ba magaling ka ba? An naman. Ikaw, i-rate mo yung sarili mo 1 to 10, 10 is the highest. Naku, 100% matik po. Sobra-sobra pa. Bakit ka naging magaling? May nagturo ba sa'yo? O inaral mo? O natural lang sa'yo hindi, yan? Hindi, kasi magaling po ako dahil may pagmamahal po yun. Pangit po so, kasi hindi, yun kung walang pagmamahal. So, hindi mo ginagawa ng walang pagmamahal? Opo, mahirap yun. Age yun. Matrona o badin? Matrona po. Kainis! Kainis! Bakit matrona? Ano po, parang may nanay ako. So, imagine mo yung nanay mo? Ganon? Lumaki po akong walang nanay. O eh, kaso romantic relationship, okay lang parang nanay mo? Hindi po. Parang sa akin po kasi customer lang. Walang romantic. Talaga lang. Pinibigay niya po yung gusto ko, parang nanay, ganon. Thank you. So, nagkaroon ka na ng mga matrona sa buhay mo? Marami na rin po. Sino mas marami? Matrona o matandang bading? Matandang bading. Matandang bading po. Oy, dahil dyan, maraming salamat naman sa'yo, Dion. O, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ang social media account ko lang po yung ano, Facebook lang po. Okay, sige. Anong Facebook mo? Dion Legaspi po yun, pero nakabaliktad po yung Dion. Noid Ipsagel po. Hindi yun Legaspi po, pinagbaliktad. Noid Ipsagel. Uy, maraming salamat at good luck sa'yo. Sana makabalik ka sa showbiz. Sana. Bumalik ka na.
Sana po. May asim ka pa, no? In fairness to you. Go. Sana nga po, sana po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Dion, at maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, at Patreon. This is Mr. Fua Magandon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. Pwede ring pumunta sa channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafu. WTFU!